Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. At ito pong muli si Shane Pe dito sa Hiwaga at Kababalaghan. At ang topic po natin ngayong gabi ay tungkol sa iba't ibang pangitain na ating nakikita at nasusubaybayan. Kung ano ba ang kahulugan nito, whether it be positive or negative. Ito po ay i-discuss sa atin ni Ms. Pauline Day, ang aking co-host, regular co-host dito sa Hiwaga at Kababalaghan. Hindi ko na ito introduce sa inyo kasi alam kong kilalang-kilala nyo na po siya. So, i-introduce ko ngayon si Ms. Pauline Day. Ms. Pauline, bumati ka sa ating mga televiewers. Unang-una po ay isang magandang-magandang gabi na sa bawat isa sa atin at nawa ang kagalingan at pagpapala at kapatawaran ng ating Panginoon ay sumaatin nawa bawat isa yan. At hello po sa mga viewers natin na kanina pa naghihintay ng ating programa. Ayan to. At nakalimutan ko palang bumati sa aking magandang-magandang co-host ngayon at blooming na blooming siya. Ayan. Ako na naman. Ako ulit. Pareho naman tayong blooming, di ba? Magkaiba kasi ma'am yung magkaiba kasi yung aura mo dati nung yung mga pagkatapos ng December, pagkatapos ng Pasko, ma'am, parang yung mukha mo, ma'am, eh, kahit numingiti ka, talagang andun eh. Pero ngayon, ma'am, ibang-iba eh. Parang ako, pag nakikita kita, parang nadamay ako sa ngiti eh. Ganun ba yun? Yes, parang singiti siya lang hindi ko gaya dati. Oo, last naman tayo. Something's changed. Maybe sa hindi lang naman yan guys sa mga sa gluta drip lang palagay, no? Sponsored by by Holistic Integrative Medicine ni Dr. Medi Edodulio. Yan. Salamat ako. Sponsor lang tayo kasi hindi tayo magbayad ng gano'n. Ang sakit ng butiki na mo. Tinaihan na naman ako, ma'am, ng butiki. Ala, ano yan? Swerte ba? Swerte? Pag ganito, ma'am, automatic po ito ay pera. Paparating na pera. Wow, talaga naman. Ay lang ma'am, talaga nagsadya yung butiki. Yung butiki, oh. Talaga, buti. Akala ko ma'am kung ano yun. Oh, saktong-sakto ma'am talaga. Malukong butiki ito, oh. Tinatanaw pa ako ma'am. Diyos ko. Pero, marami na talaga siyang binigay ng swerte. Marami na siyang, yung palatandaan. Kasi, isa yan sa usapan natin ngayon, sa ating topic ngayon ay isa yan sa mga pangitain at palatandaan ayan ng isang paparating na pera o kaya ay grasya ayan. So sige nga i-explain mo nga kasi sinabi mo isa yan sa pangitain. dumi ng putik. So kadalasan pera, positive ba ang palaging dala nito? Yes, marami na pong beses kasi ito na lagi akong tinataihan ng butike. Minsan, hindi po kasi ako talaga makapagreklamo. Minsan, dito ko talaga sa noo, ma'am, talaga dito. Tapos pag nakahiga ako, ma'am, dito, syempre itong higaan ko, itong sopa, dito ako nakahiga. Uh-huh. Buti nga, ma'am, hindi po taong nakanganga ako at naghihilik. Ala, yung talagang shoot na shoot, ma'am. Buti na lang at tinataon nung butiki na hindi naman ako talagang nganganganga. Kasi masaklap lang pagka ganun ang nangyari. Siyempre, ma'am, pagkatapos kong humilik, gumaganyan-ganyan pa ako eh. Di, ma'am, nakahain ko na yun. Di, sa bagay, ma'am, wala na akong alam yun kasi
Natutulog na ako nun, ma'am, eh. Eh, kung kasarapan pa ng panaginip ko nun, ma'am, di, tapos ang panaginip ko kumakain pa. O, di, nanguya ko na siya nun. Nalunok na. Oo nga. Kaya, ito po kasi ay positibong pangitain at positibong palatandaan ng pagdating ng grasya or pagdating ng pera. Ayan, kahit na magkano ang halaga pa na darating sa iyo kinabukasan or maya-maya or kasi kasama na din dito ma'am yung maya-maya may balita ayan na mayroong ibibigay sa iyong regalo, ganyan, may darating sa iyong pera na unexpected. Kumbaga. Ito nga talaga, ma'am. Ito pala talaga, ma'am. Meron po talaga. Binigay po ng anak ko, ma'am. So, ito na siya. Sabi ko nga. Ilan to? Yan, ang bilis ah. Ang bilis ng ano ah. Ang bilis ng ito ma'am 400 data to ano bakit so, may 370 binigay mo yan? Baka may binili ka ng iba eh kaya ma'am 500 talaga yan 500 daw talaga ito ma'am binawasan na nito babaita ma'am at binili na ng ano, binili na ng milk tea. Ay ito. Ayan. Na pala ito. Yan. Grasya. Na ma'am, automatically ma'am, nagkaroon na ng tax. Ayan. So, ito po talaga. Doon kami sa balag pa sumakay. Ito po talaga yung positibo na automatic talaga siya ma'am, meron naman na maya-maya marireceive mo na yung pera na hindi mo alam. Ayan, or kinabukasan, like ganito ngayon, gabi na. Eto, agad-agad na ma'am, nandito na pala, iniipit-ipit lang niya sa akin kasi pala may tax na ma'am. Ayan. So, opo, eto po bigay kanina. Ayan. Bigay daw po ni hindi ko na babanggitin kasi nahihiya ako. Ayan, hindi ko na babanggitin pero kagaya niyan, 'di ba? Nakita niyo po nakita niyo naman po na yung pagtai ng butiki ay hindi po talaga ito coincidence. Ito po ay talagang valid kapag ka nakita mo siya na tinaihang ka ng butiki, automatic po 'yon. Magkakaroon ka ng pera o magkakaroon ka ng regalo. Ayan. So, ayan po yung regalo. Kaya ito po ay pinagpapasalamat naman natin sa Diyos. Kasi tinaihan na niya ako. Ibig sabihin, siguro sabi niya, kanina ka pa may pera eh, sabi niya. Oo. Kaya, di ba, nagre-reklamo pa pa, sabi niya sa akin, di ba? So, hindi ko po alam yun. Wala po akong alam dyan sa pera na yan. Yun lang po inabot tong dalaga. Ayan. Kaya pala hindi niya maiabot-agot agad kasi may tax na. Nakuha niya na ng tax. Ayan. At buksan po natin yung ating linya siguro ma'am para sa comment section nila para kung ano yung maisi-share ng ating mga at mga tanong ng ating mga manunood at mga taga-subaybay ngayong gabing ito at sinimulan na po natin sa butiki. Yeah. Okay. Bago yung pangalawa kong tanong, mag-shoutout tayo sa mga bumati sa atin, si Leonora Cortez Iborde, magandang gabi po, sabi ni Leonora Iborde. Okay. Aji Lagia, magandang gabi po sa inyo. Kay Beng Barote, good evening po. Kay Rosli Pangkua, good evening. Kay Siak Charlota, magandang gabi po from Taiwan. At saka kay Clara Wanabe Gutierrez. Ayan. Kilala mo na siguro to, si Clara Wanabe Gutierrez. Okay na raw siya. Okay na raw.
And Nazareth Baron. Nazareth Baron. Yan. So, ang pangalawang siguro tatanungin ko ay kung, let's say, for example, yung mga pangitain na sa probinsya, for example, pag ikaw ba ay nakakita ng yung, alam mo yung toko, yung Big Lizard? Toko, alam mo yon? Alam nyo ba yon? Yung malaking ano, yung malaking butike, I don't know anong ibig, ano ang sa English nun eh. Ang toko po kasi, maraming nais na ipahiwatig yan kapag ka, ito ay tumutulong especially. Ganyan, diba? Opo. Ano pag nakakita tayo na pumasok sa loob ng bahay natin, ano bang ibig sabihin nun? May positive ba yun o may negative? Kasi ang toko po, ma'am, sa kalaman ng ate, para sa kalaman ng ating mga taga-subaybay, ang toko po ay alaga po yan ng mga inkantados, ng mga diwata, ayan, lahat po ng klase ng espiritu sa na sinasabi na sa nakatira sa ilalim ng lupa ay alaga po nila ang toko, or ito rin po ay isang inkantados. Ayan, na ituturing din po natin na isang inkantados kasi ang toko, pagka ito ay humuhuni, maaaring meron siyang sinasabi sa iyo na paparating kang problema, paparating kang tentasyon or pagsubok na darating sa buhay mo kapag ka lagi siyang humuhuni at tumutunog. Kasi ito pong paghuni na ito, tandang-tanda ko po. Dati sa bahay ko po sa Zambales, meron po kaming tuko doon, pero hindi ko po yun na pinapakialaman. Kaya lang, napakaingay niyang lagi. Ingay siya ng ingay. Tapos, nung sabi ko sa asawa ko, patayin mo nga ako yung tuko, hanapin mo nga kung nasaan. Sabi ko, di hinanap niya. Ngayon, nahanapan niya doon sa aming store room. Ayan, nakita niya doon yung tuko. Tapos sabi niya, ala, sabi niya, dyan na yung tuko. Nagsuot siya ng overall, nagsuot siya ng kumbat. Ay, mo pampara. Kasi, di ba, pagka dumikit po kasi ang tuko sa katawan, ay mahirap na pong matanggal kahit napatay na siya. Kaya minsan kailangan pang laplapin yung laman. Kailangan tanggalin yung laman para matanggal yung kapit ng tuko. Ayan. So, at then mayroon pong metob yung kanyang dagta. Ayan, yung mga ano sa ulo. Hindi ka mapakiusapan, ha. Ayan. Ito. Pinakita ko yung klase ng tuko. Ayan, para makita lang nila. Ayan, ma'am. Natin. So, yan. Yan ang itsura ng tuko. Yung malaking lizard siya. Malaki. Opo, ma'am. Pag ganyan po kasi, ma'am, meron po kasi yung venom sa katawan, lalo na dito sa may ulo, sa may likod na ito tsaka sa may ulo. Kaya po nakakalason din po kasi yung lumalabas na dagta sa kanya. Ayan, kaya iniiwasan po na makahawak nung dagta kasi may lason 'yon. Ayan. Tunog ng tunog yung tuko, and then ito pa pala po ang kagandahan ng tuko na masasabi nating magiging positive siya kasi nagbibigay siya ng warning sa bawat isa sa atin kung sino man ang may tuko sa loob ng bahay na maghanda ka kasi meron kang kaparating na problema. Ayan, paglalo na tunog siya ng tunog. Ayan. Pero ang disadvantage naman po ng tuko ay pagka ito ay pinatay mo, ay magkakaroon din pala ng kung sino man ang pumatay sa tuko ay mamamatay din. Or magkakasakit ng malubha or mayroon sa pamilya na mamamatay din. Okay.
Kasi sisingilin din ng buhay, magsisingil din siya ng buhay. Ayan po ang hindi magandang pangitain sa tuko. Ayan, or kasabihan sa tuko. Ayan. So, para po sa kalaman nating lahat. At kasi masasabi ko po na ganyan kasi hindi ko naman po maikikwento ko po sa inyo na hindi naman po sa coincidence lamang ito. Kasi po, yung tuko sa bahay namin sa Zambales ay hinuli po yun ng asawa ko. Take note po, nakakumbat shoes pa po siya. Susuot niya yung uniforme ng biyanan ko. Ayan, sa pulis. Ayan, tapos nag-overall po siya. Tapos daladala niya yung batter. Nahuli naman po niya yung tuko at napatay niya. Ang problema po, hindi po naglaon, namatay naman yung aking asawa. Ayan, yun po ang dahilan ng pagkakabalo ko. Kaya sa kaalaman po ng marami, ang tuko po kasi ay isa po ito sa mga alaga ng mga encantados, ng mga diwata. Kaya hindi po dapat sila pinakikialaman at sila pa kasi yung nagsasabi sa atin na actually may minsan sila din yung nanggigising sa atin kapag umaga na. Kasi pagdating ng umaga, kumbaga pag alas 4 na ng madaling araw, alas 3 ng madaling araw, tumutunog din po sila. May oras po kasi sila ng pagtunog. Ayan. Hindi po basta-basta oras-oras sila ay tumutunog, may oras din po sila ng tunog. Ayan. And then, ang mga tuko po kasi ay isa pa, pag may tuko sa inyong lugar, ibig pong sabihin, yung lugar na iyon ay mayroong treasure or mayroong nakatagong yaman na hindi ninyo nalalaman. Ayan. Ayan po, take note po natin yan. So, ibig sabihin, kagaya nung sa amin, sa probinsya namin, sa Marinduque, madalas, pag yung, madalas sa gabi, madalas sa either na pinapasok yung bahay namin, yung ancestral house namin sa Marinduque, ng toko. Madalas yun, siguro, natatandaan ko, maliit pa ako nun eh. It's either nandun sa kwarto ng lola ko, o kaya naman dun sa kwarto ng tito ko. Dun lang nagpapabalik-balik yung toko na yun eh. Dun sa kwarto, dun sa dalawang kwarto na yun. Kaya lang, ang ginagawa ng lola ko, pinapabayanan na lang namin. Kasi, usually, ang ingay niya, toko, toko, ganun palagi, ang ingay. Palaging maingay. So, ibig sabihin, dun sa bahay na yon may nakabaon na kayamanan. Tama ba? Yes. At isa pang ibig sabihin ng tuko, kung halimbawa sa kwarto lang siya umiikot, doon lang po siya, hindi siya lumalabas, ibig pong sabihin, doon sa kwartong yun, kumbaga, merong namatay doon or merong binawian ng buhay doon na nakatira or paborito yung kwartong iyon. Ayan. So, kasi isa din po yun sa palatandaan eh. Kasi dito kasi sa aking tinitirhang bahay, ma'am, makukwento ko. Nung bago po ako lumipat dito, may hindi nagtagal, meron akong tuko na naririnig. So, tumutunog siya. Dito lang siya sa may parte ng ano, hindi siya, actually lumilipat siya, lumilipat naman siya ng lugar. Kaya lang, dito lang siya sa may parte, dito nakita mo ma'am yung parte ng Durabox namin sa gilid, di ba ma'am? Nakita mo. Nandoon siyang lagi at doon siya tumutunog. Alam mo kung bakit ma'am? Doon siya. Doon sa gilid na yun, ma'am, doon meron palang katabing kubo ito at may namatay doon na matanda. Ayan. So, isa pa po yun sa lugar. Kumbaga, kung bakit may mga namatay na tao or may pinatay na tao or meron siyang gustong i-reveal doon sa lugar na yun. Ayan. Kasi, sa mga dating kasamahan ko po ma'am na nagti-treasure ay ang isa sa inuutusan po nilang gabay or
tagapagturo, ito pong mga tuko. Kasi inaano po nila yan, no? Sinusundan nila yan. Kung saan huminto ang tuko, halimbawa, pag sa isang lugar, magbibitaw sila doon ng tuko. Tapos pag binitawan yung tuko, may minsan po, meron yung sensor. Kung saan huminto yung tuko, doon nandoon po mismo eksakto yung place ng isang treasure. Ayan. Tapos, doon na kayo. Sinisiksik ako nitong mga ito. Doon po naka-exacto, madedetect po yun ng sensor. And then, saka lang po yun na didetekin ng detector. Ayan. Doon po talaga ang eksaktong point kung saan yung hinintuan ng tuko at pinuntahan ng tuko. Kung nasa kuweba naman po yan, papasok yan sa kuweba, yung mga pinapasukan na yan ng kuweba, ay nandoon po yung treasure mismo. Ngayon, kung ang tuko naman po ay mga nasa punong kahoy patong-patong, ibig pong sabihin, doon sa punong kahoy na yun, ito po ay namumunga at ito po ay kanilang kinakain. Ayan, dito po sila kumukuha ng pagkain. Ayan. So, ibig sabihin, kung ang tuko, kasi may natatandaan ako nung maliit pa ako eh, kadalasan yung tuko nasa puno ng coconut tree. Kadalasan, kung wala man dun sa bahay namin, nandun sa coconut tree, yun nga yung doon mag-iingay, tukpo, doon mismo sa coconut tree. So, ibig sabihin, kumakain sila ng bunga nun. Opo, ma'am. Meron silang nakakain, kaya po doon sila nagpapasok. Like, for example, sa mga bignay, ayan. Kasi ako nung maliit ako, ma'am, eh, mahilig akong yung kumuha kami ng mga bignay. Alam mo po yung ma'am, yung bignay? Yung mga parang grapes siya na maliliit. Meron nga tayong bignay wine na nabibili sa Ilocos, ayan, sa parteng Ilocano, ayan. Ayan. Doon hindi kami makakuha ng doon mismo sa mga hinog ng bignay kasi ang dami nila. Patong-patong yung mga tuko, ma'am. Pagka ganyan, patong-patong na sa, tapos sa duhat, ma'am. Minsan, mayroong butas yan doon sa may duhat. Nandoon lahat ng mga tuko, patong-patong yan. Naku, natatakot na ako, ma'am, kasi ayoko madikitan. Nahulog na po ako niyan, ma'am, kasi yung paghawak ko doon nung umaakit ako sa duhat, paghawak ko doon sa may butas, sabi ko, parang may hangin na humihinga doon sa kamay ko, ah. Tapos, ma'am, unti-unti kong sinilip, nakita ko toko, ah! Nahulog ako, ma'am. Ay, tako. Hindi na lang po ako. Nung umuwi po ako, masakit na talaga yung, masakit yung katawan ko kasi po medyo mataas-taas din po yung kinahulugan ko. Parang ganito rin po hanggang dito sa bubungan namin, hanggang dito sa ground floor. So, medyo masakit din po yun sa katawan kasi hindi ko po inaakala yung pagkahulog ko nang dahil doon sa tuko. Nagpanik ako. Ayan, takot din po ako sa tuko. Ayan. Nahulog po ako. Pag uwi ko ng bahay, di po ako umiimik sa magulang ko kasi syempre, medyo masakit po yung likod ko tsaka yung balakang ko, ika-ika akong umuwi. Eh, sabi ng nanay ko, ala po, sabi ko, medyo kako, ano lang, nadulas lang po ako dyan sa gilid pero hindi ko po sinabi na, no, na nahulog ako sa duhat. Ayan. Kakukuha ng duhat. Kasi tuwing summer, like ngayon, March sa Zambales po, marami ng duhat. Ayan. Pabunga na yung, kumbaga pahinog na yung mga duhat, tsaka masarap pong kumuha. Opo. Ayan, ang mga tuko kasi, pagka nasa puno sila, ma'am, ibig sabihin, meron silang nakakain doon sa puno. Ayan, pwera na lang po yung mga butiki na may pakpak. Kasi ang mga butiki naman po na may pakpak at lumilipad, ito naman po ay gamot sa hika. Ayan. So, pagka nakakita po kayo ng butiki na lumilipad, tapos yun naman butiki na dalawa ang buntot, ito naman po ay swerte. Ayan. Correct. Apo.
ang lolo ko nakakita ng ganon, inilagay niya sa ano, sa isang garapon, nilagay niya doon, and then, nilagyan niya ng ano, ng parang oil, tapos, in-stack lang niya yun, sabi nga daw, swerte. Swerte usually sa sabong, parang sa sugal, swerte daw yun. Tama ba? Lahat po, ma'am. Generalized na po yung swerte niyon. Hindi lang po sa sabong, hindi lang po sa sugal, ayan, generalized po siya. Lahat po nung pwedeng maging swerte ka, either ito ay sugal, either ito ay ano pa mang klase ng pagkakakitaan, suswertihin ka po. Ayan. Talagang maganda yung hatak. Ayan. Nangahatak po kasi ito. Ayan. Pagka nakakita ka ng swerte. Ito po kasing ito na mga butiki na may pakpak. Ayan. Bibihira po nating makita ito. Ayan. Ito naman po ay gamot sa mga may hika. At talaga pong nakakatanggal ito ng hika. Kasi ito pong butiki na may pakpak na ito. Ito pong kasing anak kong panganay ay nung maliit po yan, talagang meron po siyang mild asthma. Ayan. Meron po siyang mild asthma, tapos nung medyo taglamig na po sa amin, may nakita po akong lumilipad na butiki. Ayan, mismo pumasok po dun sa may terrace namin. Hinuli ko po talaga yun at inihaw ko yun po yung hinalo ko sa gatas nitong bata. Awa naman po ng Panginoon eh, ngayon po eh, hindi na po siya sinumpong ng hika at gumaganap na rin. Ayan. So, ayan ang ibig sabihin ng sa, yun nga, yung toko, kaya butike, di ba? May positive, may negative na kabugan. Ang butike po ay talagang nagbibigay galang. Ang ito po yung hayop na mga magagalang talaga. Kasi pagdating po ng alas 6 ng hapon, opo, sila po ay humahalik sa lupa kasi sila ay nagbibigay pugay, nagbibigay puri, at nagpapasalamat sa Diyos. Ayan. So, ito po talaga, masasabi natin na spirited talaga itong mga ito. Then, pagka ang butiki, pag mapunta naman po tayo sa butiki, pagka ang butiki ay tikatik ng tikatik sa may pinto, ibig pong sabihin, may paparating kang bisita. Ayan. Pagka naman ang butiki naman, nasa tapat mo kasi may dalawang butiki iyan. Pagka sila ay nagla-love making, mayroon po kasing butiki na nagla-love making. Pagka ang butiki na nasa tapat mo nagla-love making, ibig pong sabihin yan, kung ikaw ay malayo sa iyong minamahal, magkakaroon kayo ng contact or magkakaroon kayo ng conversation. Ayan. About sa inyong partnership, ganun. Kung siya naman ay malapit sa'yo at nakakita ka ng ganito, ay kumbaga, ikaw ay kanyang idadine in na yan. Yun po ang ibig sabihin nun. Pagka nakakakita ka. Ngayon, kung wala ka namang love life, ay makikilala mo yung taong magpapasaya sa'yo. Ayan. Yun po ang pangitain ng butike pagka may nakita kang love making na butike. Ayan. At dito po, kung ang butike naman ay tikatik ng tikatik sa bintana, ibig pong sabihin ito ay may maririnig kang chismis. Ayan. Or balita galing sa pwedeng sa kapitbahay nyo. Pwedeng. Ayan po. Okay. Sige. So, natapos na tayo sa toko at saka sa butike. Shoutout muna tayo kay Rose and Nisa. Good evening po, Ma'am Shane and Ma'am Maulinde. And then kay Tin Pole Ortizano. Paru-paru na dilaw na lumapit sa harapan. Ano pong ibig sabihin daw doon? Paru-paru. Ang paru-paru po kasi, usually, ang paru-parong dilaw po kasi ay nagbibigay po siya kasi ng swerte. Ayan, naglalapit po siya doon sa mga source of income. Ayan. At the same time po,
Mayroon din po siyang pinapaunawa sa inyo na mayroong darating sa iyong bagong kaunawaan, mayroong darating sa iyong pagbabago sa buhay mo. Ayan. So, kasi iba-iba naman po ang simbolo ng mga paro-paro. Ayan. Kasi base po sa aking experience lang, kasi pinag-aaralan ko rin po yung mga paglapit sa akin ng mga paru-paro. Kung ang mga paru-paro ay maliliit at ito ay kulay brown, pagka ito ay nakita ko at ito ay pumunta mismo sa akin, alam ko na po na ito ay pagkakagastusan. May darating kang ang pera, pero magagastos mo rin itong darating mong pera. And then, ito ay pagpapantanda din ng mga kaluluwang mga namatay na nagpapaalala sa atin. Ayan. Kung ito naman po ay paru-parong itim, ibig kong sabihin, ito po ay hindi naman po, mayroong taong ano yun? Meron naman pong taong malapit ng mamatay, ayan, mamamatay siya at kumbaga malalaman mo. Kasi kung ito ay nasa pintuan po siya nakadapo, ibig kong sabihin, ang taong ito ay talagang nakatakda ng mamatay or namatay na siya. Ayan, or maaaring nakaburol na or maaaring katatapos lang ng kanyang kamatayan kasi nandiyan siya sa pintuan at hindi ka nakapunta at nais ng kaluluwang ito na ikaw ay pasabihan o magkaroon man lang ng kaalaman na siya ay pumanaw na. Ayan. Kung ito naman po ay nasa bintana, magkakaroon po ng balita na may isa kang kamag-anak na may sakit. Ayan. Pagka nasa bintana po ang paru-parong itim. Ayan po. Magkakaiba po kasi ang mga simbolismo ng mga paru-paro. Ayan. Pero para sa akin po kasi, yung base sa personal kong experience, kasi pinag-aaralan ko po kasi yan pagka may lumapit sa akin na halimbawa yung gintong paru-paro, gintong ipis, ayan. So, pagka ganito po, at nasa time ako ng yung pang mabigat yung source of income sa akin, mabigat yung daloy ng financial sa akin, pagka nakakita na po ako nito, mga gintong ipis, gintong paru-paro, ayan, tapos yung paru-parong maliliit na mga puti, ayan, ay natutuwa na po ako kasi ibig kong sabihin nun, malapit nang dumating yung grasya. Ayan, malapit nang may mga dumating na panibagong pagkakakitaan. Ayan. So, dito naman po tayo sa dumako sa magaganda muna po tayong mga pangitain. Ayan. Ang mga magagandang pangitain, like for example, itong mga langgam na itim. Na notice mo na ba yan, ma'am? Ang mga langgam na itim, pagka ito ay nakita mo na nag-iipon-ipon sila sa may pintuan or sa lababo or sa lahat sa party ng bahay mo, ito po ay kung gaano karami yung pag-iipon ng mga langgam na itim na yon, ay ganun ding karami ang matatamo mong grasya or biyaya na darating sa iyo. Ayan. Pero kung kukunti naman sila at naglalakad sila, ibig pong sabihin, mayroon namang darating sa iyong grasya, kaya lang ay ito ay, kumbaga, magagastos mo rin or ruling lang siya, kumbaga. Ano, ganon. Kung ito naman po ay marami at kasi yung iba po nito na talagang nakakaalam na ito ay pampaswerte, binibigyan po nila ng pagkain para ma-maintain yung karamihan ng mga langgam na itim. Ngunit, ang langgam naman po na puti, ayan,
puti na pula ay ito naman po ay kabaliktaran. Kapag ka may mga maraming langgam na pula, ito naman po ay pagpapakita or kahulugan ng mga hinaharap na karamdaman, pagkakagastusan, at yung magkakaroon po tayo ng kasalatan sa pinansyal. Ayan. Kaya pagka makakita po tayo ng langgam na itim, mas maganda po na puksain natin ito o patayin na lang natin. Pero ang langgam po na itim sa pula, ayan, ang pula po ay pupuksain natin. Pero ang langgam po na itim, pwede po natin itong pakainin para magdire-diretso yung swerte sa atin. Ayan. Pero yung pula ay pupuksain po natin ito kasi ito po ay nagdudulot ng kasalatan natin sa pinansyal at nagdudulot din po ng karamdaman sa buong pamilya. Ayan. Kaya pagka nakakita po tayo nito, hindi po talaga maganda ito. Although nangangagat na, ay talagang may pangit pa itong kahulugan sa atin. Ayan. So, pagka naman po ang mga langgam ay may mga pakpak at nagliliparan, meron po kasing mga malalaking langgam tapos nagliliparan sila. Pagka nakakita po tayo ng ganito at nasa buwan po tayo ng tag-araw, ibig pong sabihin, the next day may darating na tag-ulan. Ayan, uulan. Ayan. So, kung ito naman po ay nagsusunod-sunod at lagi pong ganun ang nangyayari, lagi pong naglalabasan yung mga langgam na may mga pakpak, ibig pong sabihin ay malapit na ang tag-ulan. Yan. Pagka nagsunod-sunod yung kanilang pagdating, pagka sa buwan na po tayo ng Abril at saka ng Mayo, ganyan. Ito po kasi yung palatandaan namin ng tatay ko kasi syempre mga nagbubukid po ang tatay ko, ang bukid lang po ang kanyang ikinabubuhay. Kaya po itong mga pangitain na po ito ay talagang sanay na po ako kahit hindi ko siya pag-aralan, basta nakikita ko ah na laging ganun ang tinitig ng palatandaan. Ayan. So ito po ay kung hindi naman po tayo tag-ulan, at may lumabas na mga ganon, ibig pong sabihin the next day o kinabukasan, ganon, ay magkakaroon po ng ulan. Ayan. So, kayo naman po, Ma'am Shane, kung mayroon po kayong experience sa ganito, sa mga langgam. Yeah, yung langgam na itim, sabi nga nila, nagdadala raw yun ng swerte at saka pera. Totoo ba yun? Diba? Totoo? Yes, ma'am. Positive po yan, ma'am. Kasi danas ko po yan, ma'am. Kung gaano karami yung langgam na, yung formation ng langgam na itim, kung gaano karami yung tungkok nila, ma'am, ganun din karami yung biyaya na darating sa'yo. Ayan. Okay. So, eto. Tapos na tayo sa langgam, sa itim at pula na langgam. Dito naman tayo sa shoutout kay Rose and Lisa. Good evening po, Ma'am Shane and Ma'am Maulinde, kay Tim Cole Ortizana. Ay, ito, tapos na natin pala yung paru-paru dilaw. Kay Melody Storap, watching from Saudi, good evening. Kay Evelyn De La Cruz, magandang gabi po. Nanonood po ako ng live nyo now. Okay. And then, kay Kana Joy, kita, kay Kana Joy Orbelio Villanueva. Hi, ma'am. And then, ito, I think ito yung friend mo from Korea. Diba? Si, I forgot her name. Yeah. Si Venus. Oh. Yeah. Si Inbal Venus. Wow, ang sexy naman ni Be Maulin. Okay, sexy. Yeah. Oo. Kasi may cleavage. Kita ang cleavage ni Miss Maulin. Ayan. And then, ito naman si Belen Lantikan. Watching daw. And then, okay. What else? Oh, si Leonora Eborde, Cortez Eborde. Ano na naman daw ipahiwatig ng baby snail o suso na nasa loob ng cabinet
natamitan, ano itong dapat gawin? Ang susuko kasi ay na nasa loob ng damitan ay natural na lang po ito kung tayo po ay malapit sa may tubigan, ayan, or meron po tayong ilog na katabi or sapa na katabi or yung sa may bundok, ayan. Kasi ito po yung tirahan ng mga suso. Ayan. Okay. So, ayan. So, I hope na nasagot ni Miss Pauline yung iyong katanungan, Miss Leonora Cortez Eborde. And then, ito kay Miss Pino, sabi niya, wow, sexy naman ni Bea Maulin. O yan, sexy mo raw. Kasi nga yung cleavage mo, kitang kita. Ayan. And then kay Clara Wabe Gutierrez, ma'am, kung butike ang ng ingay, ano ang ibig sabihin? Kung butike daw ang nag-ingay, ano daw ibig sabihin? Sabi ni... Ito kasi, Wabe. Ayan, nakasakay ka na ba? Ayan, kay Miss Clara. So, ang butiki po kasi na nag-iingay, maaaring may darating kang bisita kung saan parte po siya nag-iingay, ayan. Kung sa may pintuan siya nag-iingay, ibig sabihin doon sa pintuan ay may paparating kang bisita. Ayan. Pero kung sa bintana naman siya nag-iingay, ibig sabihin, merong kang ingay na maririnig, mga chismis or something, balita, ganyan. Ayan. So, kung sa kisame naman siya at halimbawa, merong kang kausap at nag-uusap kayo or merong kang kausap, tapos nasa kisame siya at nag-iingay, nakatingin siya sa'yo at sumasagot siya, parang sa tingin mo, sumasabat siya doon sa iyong pag-uusap o sa iyong pagsasalita, ibig sabihin lang noon na kung doon sa kausap mo ay mayroon siyang negative na nasasabi, ay pinapasubalian or pinapatotohanan ng butiki. Let's say, for example, sabi niya, tama ka dyan. Ganon. Kasi ang mga butiki, sabatero din po yan, sabatera, ayan. So, tama ka, sabi niyang ganon. O kaya, yung isang kausap mo, nagsasabi sa'yo na, I give you the moon and the stars. Ayan. Linya. I give you the moon and the stars. Tapos, biglang tumunog yung butiki at nagsabi. Sabi niya, false. Sabi niyang ganyan. Kasi, hindi naman yan talaga totoong mangyayari. So, ganon yun. May minsan, nagbibigay siya ng warning na hindi yan totoo. Hindi yan tama. Ayan. Or kaya may tao kang kausap tapos tunog ng tunog yung butiki. Ibig sabihin, yung taong yon maaaring meron siyang pagsubok na kakaharapin yung taong kausap mo or meron siyang hatid na hindi maganda sa'yo, ganon. Or itong taong ito, let's say, for example, plastic siya, ganon. Ayan po ang ibig sabihin ng butiki, pagka napakaingay ng butiki. Ayan. Okay. So, eto naman, according naman dito, another shoutout kay Elvie Gonzalez. So, nag-inip po ako ng kabayong itim. Ano daw po ang ibig sabihin? Kaya lang pa, nag-inip naman yan. Pero anyway, sige, sagutin mo na lang yan. Okay. Ang kabayong itim po ay ibig pong sabihin nito ay ito po ay isang simbolo ng namatay na. Ayan. Namatay na hindi po siya nakapagbigay ng mensahe o hindi siya nakapag-iwan ng mensahe. Ayan na mabuti sa kanyang pamilya o sa kanyang special someone. Ayan. Okay. So, ayan. I hope na nasagot namin yung inyong katanungan, Miss Elvie Gonzalez. And then another shoutout ulit kay Elvie Gonzalez na nag-inip ako ng kabayong itim. Ay, so pare-pareho pala. So nasagot na yan. So ito naman kay Ems Conlohad. Ano po ibig sabihin kapag tumunog yung sa kwarto sa may halige namin sa kwarto at malapit sa may lababo? Natunog siya minsan sa terrace. Ito ibig sabihin. Ano po yung tumunog? Yung butiki po ang tumunog o yung toko?
Ayan, kasi magkaiba po yung sinasabi ng tuko at saka yung sinasabi ng butiki. Ayan. So, ayan. Kung ito, kung ang butiki naman po ay tumutunog sa ilalim ng lababo, ayan, may minsan ito po ay nakakakita siya ng target niyang pagkain. Doon sa silong ng lababo ay doon nakakakita siya ng lamok, nakakakita siya ng ano, or nakakakita siya ng kapwa niya butike na nais niyang targetin or nais niyang kagatin. Ayan. Kasi nag-aaway-aaway din po ang mga butike. Ayan. Pero kung tayo po naman ay, kung sa nasa terrace po naman ito, kasi ang mga butike, kada oras po yan ay tumutunog. Meron po silang oras ng pagtunog. Titignan niyo po sa orasan kung tama sa oras yung kanilang pagtunog. Kasi ako po kasi pagka nakakarinig ako ng butike, tumitingin po ako sa orasan kung anong oras tumunog yung butike. Talagang parang para silang ano, bell na tumutunog kasi oras na, ganyan. Oras na para may gawin ka. Minsan nagpapaalala din sila para silang manok sa umaga na tagagising. Ayan, pagka tumunog ang manok sa umaga, sa umaga ay kailangan mo nang gumising kasi paumaga na. Ayan. Pagka naman po ito naman ay tuko at tumutunog ang tuko, kagaya nga ng sabi ko po kanina, ito po ay warning sa inyo. Ayan, na maaaring may parating kayong problema or doon sa mismong kinatitirikan or doon sa mismong tinutunogan niya ay doon sa pinakailalim noon or merong mga bagay na naiwan ng isang namatay na. Ayan. Doon sa lugar na iyon. So, yan. Ayok na nasagot namin, Ems, on Lohad, yung iyong mga katanungan. And ito naman kay Rose. Kay Rose Lee Tongkua. Ano ibig sabihin, may tuko sa bahay namin na nakita ko na lumuwa siya puti na matigas parang bato. Kubuhan ng nanay ko, wala pang isang 1 year. Namatay ang nanay ko, kinuha niya, akala niya swerte. Sabi nga ng manggagamot, may ginto nga daw sa bahay namin. Sabi ni Rose Lee Tongkua. Kasi po, yung pong pagluwa ng butike o ng tuko ng puti, tapos kinuha po ng nanay niyo nang wala siyang kapahintulutan, kasi dapat yun, dapat pahintulot. Ayan. Kaya po may minsan dapat huwag po tayong basta-basta kumukuha ng kung ano-anong bagay sa paniniwala natin na ito ay swerte, ito ay mutya. Kasi may minsan po nakakasama po ito. Pero maaari naman po natin itong kunin. Tayo lang po ay manghihingi po tayo ng permiso. Permiso, ano ba yun? Permiso. Ayan, dapat sasabihin natin, kaibigan, maaari ko bang hingin itong puti na ito, o itong iniluwa mong ito, or kasi meron automatically yan pag nagluwa ang mga yan at ito ay isang puti, or ito po ay nangangahulugan na ito po ay mutya na kanyang inluwa. Ayan. So, pagka ganito po ang nangyari, tapos napasama siya doon sa kanyang kinuha, kasi po ito ay walang kapahintulutan. Kinuha niya ito ng walang kapahintulutan. So, dapat po hinihingi po natin ito. O pwede po ba sa mga naririto, sa mga kaibigan nating naririto, maaari ko po bang hingiin ito? Maaari ko po bang gamitin ito? Ganun po kasi dapat. Kahit sa anuman, sa bato man na nagustuhan natin or sa anong uri ng mapupulot natin na kakaiba, ito po dapat ay ipapaalam natin. Kasi automatic kapag nakita mo po yung bagay na yun, automatic yun, kahit natuko pa yung nagluwa nun, ay may nakabantay po doon na mga encantados. Ayan. So, pagka ganito pong may nakabantay, they are watching you kung ano yung dapat mong priority, ano yung dapat mong unahin.
Ayan, so kung ikaw ay hindi ka nakapagbigay ng galang at nagkaroon ka ng interest dito agad-agad at nakalimutan mo na meron parang nagmamay-ari nito, ayan, at kinuha mo ito at hindi ka nagpaalam sa kanila, hindi ka nagpaantanda sa kanila, talaga pong ito ay ikakasama mo, ayan. Lalo't hindi po nila ibinibigay sa iyo. Ayan. So, yan po kasi sa iyong sinabi na merong treasure sa inyong bahay, ay ito po naman ay totoo. Kaya lang po, ang treasure po kasi natin, hindi po lahat ng treasure kapag sinabi may treasure sa loob ng bahay mo at may nakatagong kayaman dito, ay maaari mo na itong kunin. Kasi hindi po lahat ng treasure na nakikita natin ay maaaring kunin dahil ito po ay nakasapin sa ating lupa para magkaroon ng pagkumpleto ng mga minerals, mabalance yung ating klima, yung ating atmosphere, ayan. Kasi isa din po ito sa mga nagbabalance, itong mga tagong yaman na ito, kaya hindi po basta-basta ito pinapakialaman. Ayan. Lalo kung ang bantay, halimbawa, kung ito naman ay itinago ng mga Kastila, itinago ng mga Hapon, itinago ng mga Portugis, ayan, or ng mga Mongolian, ng mga Chino na nagpunta dito, mga Hapon, ito naman po ay kailangan pang ipagpaalam sa kanila. Ayan, na kung po pwede po ba at kung tayo po ba ay karapat dapat na pagkalooban po nito. Kasi ang mga encantados po ay namimili din po ng mga pagkakalooban. Hindi po basta-basta na kayo yung may-ari ng bahay, ay po pwede nyo nang kunin ito at hukayin. Hindi po. Kasi ang batayan po nila ng pagkakaloob, pagka ikaw ay wala kang pakialam dito at hindi mo ito kumbaga, hindi mo pinakikialaman, wala kang interes sa ganito. Or yung iba naman na may mga interes sa ganito at gumagamit sila ng mga ritual na para paghingi nito dito sa mga encantados na nagbabantay nito, ay kung tama yung ritual na ginagawa, ay ito po ay ipakalok sa kanila. Ayan. Tapos, kasamaan po, naturo po, lagi po intan na ang ginto mo ay gininto ang puso. So, kita nakita na ikaw ay hindi ginto yung puso mo at meron kang marami kang alalahanin or marami kang mga problema na ikaw yung lumilika ng problema or hindi malinis, hindi ginto ang ginto mo. Hindi rin po ito makukuha at hindi din po mapapa sa inyo ito. Ayan. Ito ang sinasabihan eh. Ito ang sinasabihan eh. So, mo na lang makita po natin yung pagkakaiba pagdating sa treasure. Kasi hindi po ibig sabihin na may treasure na po sa atin ay agad-agad ipapakialaman na po natin ito. Pagka tayo po ay pinagkalooban nito, tayo po ay maswerte. Pero kapag hindi naman po tayo pinagkalooban nito, ay ito po ay pabayaan na lang po natin. Ayan. Sana po ay nasagot yung tanungan. Kumatok ka na lang kung umuwi ka. Kaya ako nagagalit sa'yo, nabubwisit ako dyan sa mga kasama mo. Marunong pa sila sa akin. Ayan po. Magpatuloy po tayo sa ating mga pangitain. Dumako naman po tayo sa swerte ng hatid na has. Ayan. Kung nakita po tayo ng has na literally tayo ay naglalakad at nakakita po tayo ng ahas na may kagat-kagat na ibon, ito po ay swerte. Pwede na po kayong mga tumaya sa lahat ng klase ng sugal.
Kasi ito po ay nagbibigay po ng swerte. Ayan, maaring kayo ay patatamain sa loto, sa waiting, or sa anumang klase ng sugal. Ayan, basta po nakita nyo yung ahas na may kagat na ibon. Ayan. Okay. So, yan. I hope na nasa na. I hope nasagot yung katanungan ni Miss Rose di Tongkua. So, another shout out kay Alejandro. What's this? Alejandro Herrera, may manliligaw sa iyo, negro. May manliligaw si kanino sa atin? Sa amin? Sa amin dalawa? Ano yan? Okay. May manliligaw daw na sa'yo, negro. Okay. Kanino mo pinapatungkol yan? And then, kay LV Gonzalez, panaginip po, kabayong itim. Kaya lang to panaginip, pero sige, i-ano mo na lang. Sagutin mo na lang yan. Nasagot na po natin yan kanina. Nasagot na po natin yan kanina, ma'am. Yung kabayong itim po ay, yun po yung isang namatay ng kaluluwa na nasa panig nyo po, nasa close nyong kaanak or close nyong kakilala na hindi po siya nakapagpaalam ng maayos sa inyo. Ayan. Okay. At hindi po maganda yung kanyang pagkamatay. Okay. So, ito kay Alejandro Herrera, ano ba ibig sabihin niya? May manliligaw sa yung negro. Bakit pa ulit po? Baka interesadong interesado, ma'am. Ayan. Interesadong interesado sa inyo. Kasi hindi ko nakakaliligaw at anak ko. Yes. Ang hula ba si Alejandro Herrera? Okay. And then, okay, ito. Hindi ko lang mabasa yung name niya. Paputol. Hindi ko mabasa yung name niya. Yan, sabi niya. Shout out, Paputol. And then, kay Dalisay Nakayama, good evening po. And then, ano po ang ibig sabihin niyo sa Paputol? Ayan. Paputol. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya. And then, kay G. Bengalio, good PM, ma'am. And then, kay Nympha Sosilios, good evening po, ma'am, at sa lahat po. And also, yeah, sabi po sa lahat. Pa, Cecilius Olana, good evening po. Ano, kay Kaway, ano po ibig sabihin ng panaginip na nagluluto ng lugaw na maraming itlog na nilaga sa ibabaw? Kaya lang ito panaginip eh. Dapat supposedly, dapat pangitain. Hindi tayo na nanaginip. Pero anyway, sasagutin na lang yan ni Miss Maulin. Ang nagluluto po kayo ng lugaw sa panaginip at maraming itlog sa ibabaw, ibig pong sabihin nun, magkakaroon po sa maaring nagkaroon na or maaring sa hinaharap or maaring hawak nyo na itong tagumpay na ito. Kasi ito ay pa, sa isang negosyo na humawak ka or oy! Ang kasi ito pong panaginip na ito, ikaw ay halimbawa mayroong kang tinulungan or may nag-provide ka ng malaking halaga in terms of business, nag-provide ka ng malaking halaga o namuhunan ka ng kaunti, tapos napalago mo ito ng napalago hanggang nagkaroon ng mga anak or maaari din po na gumawa ka ng mabuti, tapos doon sa isang tao na ginawan mo ng mabuti or dalawang tao ganyan na naikalat na i-spread yung nagawa mong kabutihan at ito ay naibalik naman sa iyo, ayan, ng mas marami pa, ayan, bounce back, ganun. Okay, but in a good terms, ayan. Okay, now kay Lilian Bisaya, hello po, good evening. Ano pong kahulugan ng ibon? Ibon na itim, ang daming ibong itim, nakikita ko patungo sa akin kanina, kinakabahan ako. Itim daw na ibon. Yan po kasi, actually, yung mga pangitain na yan,
ay hindi po maganda. Ang maraming ibon ay maaaring meron kang magi kaanak or ka-close, yung close mo talaga na magkakaroon ng sakit, ayan, at pwedeng mamatay. Actually, ma'am, dito, may isa akong kaibigan na taga Iloilo. Ayan, hindi ko na po babanggitin yung kanyang pangalan. Before Christmas, ay nag-post siya ng napakaraming ibon sa himpapawid. Ayan, pinost niya. Tapos, sabi ko, ang comment ko sa kanya ay, ano kaya ang ibig sabihin nito? Sabi niya, gaganda nila at ang dami nila. Sabi niya, ganon yung caption niya. Tapos, ang sagot ko po doon nung makita ko, ito ay malaking pagsubok sa iyo. Sabi ko. So, hindi niya, parang in-ignore niya yung sinabi ko kasi ang nakikita lang niya ay yung beauty ng nature na nakikita niya. So, hindi niya inadapt yung pangit na kahulugan nito. Ayan. So, yung katapusan na ng buwan at pagbubukas ng January, ma'am, alam mo kung anong nangyari. Yun na kasi nagkasakit yung isa sa miyembro ng kanyang pamilya at ikinamatay po. So, ayoko nang buksan kasi malungkot yung pangyayaring yun. Pero talagang nakita ko po kasi nakapost po sa kanyang timeline. Ayan, pwede, I will show you mamaya, ma'am, kasi nasa friend list ko siya. Ayan, at makikita talaga doon yung comment ko sa kanya. At talagang yung ganyang pangitain ay hindi po maganda. Ito po ay kahulugan ng karamdaman at maaring pagkamatay. So, ako po din ay madalas pagka nakakakita na po ako ng ganyan, talagang ako po ay talagang binabalot na din po ng kaba. Kasi ang panalangin ko na lang po sana ay huwag sa miyembro ng pamilya ko. Kasi pagka sa miyembro ng pamilya ko, parang sa akin, parang siyempre, ang sugat, ma'am, pagka sariwa pang masakit, masakit na masakit, tsaka maramdamin po kasi akong tao na pagka andyan, yung bagong-bago lang yung pangyayari, talagang dadamdamin ko po ito ng sobra. Ayan. So, ito po, nakita ko na yung mga pangitain na yon habang naglalakad kami ng mga anak ko. Ayan, yung mga ibon. Pagka ang dami nila at puro sila, kahit na hindi siya itim or kahit na ibon sa himpapawid, ma'am, na ang dami nila. Ayan yung parang mga uwak siya or yung parang maya. Ayan. Kahit ito po ay simbolo ng pagsubok, napakalaking pagsubok sa iyo. Either na pagkawala ng isang pamilya or either pagkakasakit ng isa sa miyembro ng pamilya na po pwedeng ikamatay. Ayan, ma'am. Ito po talaga, hindi ko po kayo tinatakot at pagpasensyahan niyo po ako kung ganito po yung aking masasabi tungkol sa pangitain na yan. Kasi tried and tested ko na po yan talaga. Marami na pong pangyayari na ganyan na namatay yung mother ko, namatay yung biyanan ko. Ayan, so ito po either ilang buwan or ilang araw, ilang linggo. Pero kumbaga, ito ay paantanda na sa'yo na ito ay paparating. Ayan. Paparating yan. Opo. Pero maaari naman po tayong manalangin. Ipanalangin po natin na sana ay bigyan pa tayo ng lakas ng Panginoon na para malagpasan natin kung ano man yung pagsubok na ibibigay sa atin sa hinaharap. Ayan po. Okay. So I hope nasagot yung katanungan mo, Lilian Bisaya. Pero if ever since hindi magandang pangitain to, meron ka bang pwedeng gawin para mahinder ito, yung kumbaga ma-stop?
as early as now, habang wala nang nangyayari. Ang pagkamatay, ma'am, kasi ay hindi po natin po pwedeng tigilan kung ito man ay simbolo ng pagkamatay. Kasi dalawa lang po ito eh, ha, matinding kundaman at pagkamatay. Ayan, ito po ang simbolo nito. Kasi napakalaking pagsubok po niyan pagka dumating yan sa pamilya. Ayan, ang pagkakaroon ng may sakit na pamilya at pagkakaroon ng pagkawala o pagkalagas ng buhay sa loob ng pamilya. So, ito po ay ang magagawa lang po natin para dito ay ipanalangin po natin at manalangin po tayo. Pwede po kayong mamanata para ma-expel o ma-vanish yung ganitong pangitain. Kaya lang po, ang pagkamatay po ay hindi po natin pwedeng pigilan, pero pwede po tayong humiling na sana ay bigyan ng extension kung mayroon tayong mga kaanak na may sakit, ayan, na mayroong undergo ng karamdaman, ayan. Pwede naman pong tayo ay mamanata, ayan, at manalangin. Ayan, kasi wala po tayong ibang choices dito kundi ang panalangin lamang, kasi tanging ang Diyos lamang po ang makakapagpabago ng pangitaing iyan. Ayan, base po sa inyong, kung hanggat marami ang nananalangin, hanggat ano pa yung mga kaya nyong ipagkaloob, kasi kailangan pagka humiling ka ng wish at gusto mo itong matupad, kailangan mayroon kang ipapalit dito. Kailangan parang magsasanla ka ng hihiram ka ng pera at merong kang isasanlang bagay, ganun. So, ganun po minsan ang kahilingan. Ayan, pwede po kayong gumawa ng ganito. Ayan, kung may nais po kayong hilingin, ganyan, ika-counter yung mga yung pangit na mangyayari. Pero meron po kayong gagawin, maaring pagsasakripisyo or ano pa mang bagay na maaari niyong ibigay sa Diyos. Ayan. Okay. So, I hope nasagot yung katanungan mo, Miss Lilian Bisaya. And then dito kay another shout out kay Chuno Ekram. Tinatawanan tayo, Chuno. Ha 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 daw. And then kay Mirna Lindu. Ma'am, good evening po. Ako po ay nanaginip ng maraming dugo lumabas sa akin. Panaginip naman to, hindi to pangitain. Pero anyway, sige, pakisagot na lang Miss Mauli. Ang marami pong lumabas, ang marami pong dugo na lumabas sa inyo, ibig pong sabihin ay magkakaroon po kayo ng maaari po kayo magkaroon ng karamdamang emotional at talagang luluha kayo or magdadanas po kayo ng pait. Ayan. Kaya ang masasabi ko po ay kailangan nyo pong magdasal at magpakatatag. Okay. So, I hope nasagot yung iyong katanungan, Mirna Lindu. And of course, kay Edna, medyo mahaba to. Ano pong ibig sabihin pag ang mga ibon ay laging downspout, nagpupugad sa house namin? Umpisa po dito kami tumira, until now hindi na umalis, nandun pa rin, nakatira doon din, nagpupugad. Bakit po kaya gusto nila sa alulod at downspout namin? Salamat po. Ito po ay huwag niyo pong ikabahala ang pamugad ng mga ibon dito, dahil ito po ay nagbibigay ng swerte. Ayan, swerte po ang hatid ng mga ibon na ito na namumugad, dahil ibig pong sabihin ang pamumugad po nila sa inyong mga atep o sa inyong mga alulod ay naghahatid po sila o nag-iimbita po sila ng swerte, ng investment sa inyo. Ayan. Wala po kayong dapat ikabahala dito, dahil ito po ay magandang pangitain naman. Ayan, kaya lang ang pangit po nitong pangitain, pagdating ay maaari pong magkaroon ng party ang asawa or ikaw. Ayan. So, yun pong hindi maganda or isa sa miyembro ng inyong pamilya.
Okay. So, yun nga lang, yun ang, ano yun, magkakasakit ba? Or... Oo, oh, ma'am, magkakaroon ng third party, involving third party. Okay. So, yun lang, yun nga lang, may magkakaroon ng third party. Pero may iwasan ba yun, Ms. Maulin? Pwede bang iwasan yun? Maaari naman iwasan yun, ma'am. Ngayon na alam nyo na na may ganun pa, tapos lumapit na sa'yo yung temptation, pa pwede mo nang iwasan yun na yan. Kasi alam mo na na may ganun. So, pagka nalaman na natin na may ganun, dapat tayo na po ang umiwas. Wag na po nating tuparin yung nakalapit na tentasyon. Kasi yan, nililinya lang naman po yan sa atin. Pag nakalinya po sa atin, it's our choice if igagrab natin ito, i-accept natin ito, nasa atin po yung choices. Ayan. Okay. So, I hope na sana nasagot yung iyong katanungan, Ms. Edna Domingo, and another shout-out. Okay, masyadong marami itong comments na naman natin. Yun daw kay Kaway Eha, ito, kay Kaway, butiking patay po sa bahay. Ano daw ibig sabihin? Ang butiki naman po kasi pag namatay ang butiki, ibig sabihin maaring ito ay nalaglag or maaring ito po ay, kasi usually pagka nalaglag ang butiki or merong ibang insekto na kalaban ito, mamamatay po talaga ang butiki. Pero ito po, wala naman po itong kaso. Ayan. Ah, okay. Okay. Wala naman daw palang kaso. So, another shout out ito kay ito. Yeah, ito. Ito sa friend mo to. Ako gusto kong managinip ng maraming pera. Pwede ba 'yon? Ano mong i-design yung panaginip ng maraming pera kasi kabaliktaran po 'yan. Ang pananaginip ng maraming pera ay ibig sabihin pagkakaroon mo ng malaking pagkakagastusan. Or magkakaroon ka ng problema sa financial, ayan, pagka na naginip ka ng maraming pera. I try and tested this dreams na dati nagkakaroon ako ng dami kong panaginip, ng dami-dami kong pera, pero talaga nagkaroon po ako ng kasalatan sa financial. So hindi maganda ito ba na panaginip. Ayan, mas maganda pang hilingin mong panaginip. Managinip ka ng napakaraming tae, napakaraming alahas na ginto, anong klaseng alahas, ayan. Yan ang pinakamagagandang panaginip dahil yan ay nagbibigay ng kaalwanan sa buhay, ayan. Ayan, pag-harvest ng maraming isda, nagkaroon ka ng maraming huli, or kung ikaw ay naguhukay ng kamote, nagkaroon ka ng maraming nahukay na kamuti, na pitas na gulay, na pitas na harvest na mga prutas, ito po ay magandang mga pangitain because you did the good harvest or you do the good harvest, ayan, in the future, ayan. Okay. So, I hope nasagot namin yung iyong katanungan, Miss Venus, no? Miss Venus, no, di ba? Yes, tama po. Tama ba? Opo. Okay. So, kay Miss Mary Nalindu, na naginip din ako ng malaking ahas na kapulapot sa katawan ko. Nakapulupot pala sa katawan niya. Miss Mary Nalindu, ano po ang kulay ng ahas na nakapulupot sa inyong katawan? Ayun, Miss Mary Nalindu, ano daw kulay ng ahas na nakapulupot sa katawan? Paki-message na lang. Okay? So, i-skip. Mag-skip muna tayo kay Myrnalyn. Balikan natin to. Pakisagot, Myrnalyn, kung ano daw kulay ng ahas na nakapulupot sa iyong katawan. So, jump muna tayo dito kay Rosalie Ihano Martires. Ano pong ibig sabihin na panaginip ulit to? Dumudumi daw ako pero puno daw ng tubig yung inidoro. Ayan. Pag kayo po ay nadudumi or natatae, ibig pong sabihin nauudlot pa yung paparating na grasya sa inyo. Pero po kung kayo ay natai na at nakatai na, ayan, ibig pong sabihin ay ito po ay ready na, parang ready to eat na pagkain na or i-harvest na lang na grasya, ganyan. So pagka ang inodoro po ay maraming tubig,
at hindi po kayo natae or nahihesitate po kayong tumae, ibig pong sabihin ay mayroon pa pong balakid bago nyo matanggap ang grasya o ang inaasahan nyo. Ayan, kung kayo po ay may expected na inaasahan ngayong taong ito o ngayong buwang ito o sa susunod na buwan, ayan po, ay meron pa po, hindi pa po ito nakakarating sa inyo at meron pa pong balakid. Ayan. Po, sana po ay nasagot po namin na inyong katanungan. Kanyang katanungan. Okay, Rosalie, kay Hano Martirez. So, dito naman kay Miss Dalisay, may katanungan siya, medyo mahaba. Ano daw ang ibig sabihin na may makita ko pa makita ko pa rin ang mga kamukha ng nanay ko na 12 years nang patay. Pati po ang kanyang best friend na matagal na rin namatay, pero nakikita ko pa rin ang mga mukha. Nakahawig. Noon ayan nakita po. Ko, kinilabutan ako. Kinilabutan yes, daw ako. Ito po, kung nakita nyo po siya or napanaginipan nyo, usually, ayan, pag napanaginipan nyo po ito or nakita nyo, ibig pong sabihin, yung mga namatay na at matagal na silang namatay, maaaring nangihingi po sila ng dasal, na maaaring kayo ay pwedeng mag-alay ng dasal para sa kanila, or malapit na ang kanilang mga kaarawan at death anniversaries, ayan. Or magkakaroon kayo ng pag-uusap tungkol sa iyong mga ari-arian or sa inyong clan o sa inyong mag-angkan. Ayan, mga kanununu at sa. Ayan, magkakaroon kayo ng topic o pag-uusap tungkol dito. Ayan, magbabalik tanaw sa nakaraan. Ayan, so pwede. Then, o pwede rin na maaring pag-usapan yung ari-arian na dating sa mga ninuno ninyo. Ayan. Yun po ang ibig sabihin niyan. Alin na lang po dito ang inyong kukunin. Ayan. Okay. So, I hope nasagot yung iyong katanungan. Dalisay Nakayama. And then dito kay another shout out at tanong kay Fe Alegre. May nakita akong butiki na maliit, tinago, masama pa yan na ilagay ko sa maliit na bote. Anong ibig sabihin yan? Nakakita po kayo ng maliit na butiki, mas maganda po na palayain nyo ito. Kasi pagka tayo po kasi ay naka-disgrasya ng butiki, kagaya ka nga po nang sabi ko kanina, paano po kung ang butiki na ito ay may nag-aalaga at may nangamay-ari pala sa encantados, tapos po pinakialaman nyo po ito. Kung hindi nyo naman po ito gagamitin sa mabuting paraan, ay mas maigi po na ito ay palayain na lamang po ninyo. Ayan, para nang sa ganun po, kung mayroon bang nagmamay-ari sa kanyang encantados, ay hindi nyo po mapinsala at hindi po kayo mabalikan nito. Ayan. Okay. And then, I hope na nasagot, Miss Pelegrang, iyong katanungan. And of course, dito kay Madel. So, another katanungan kay Madel Alpha yan ni Hamsa Biok. Lagi po ako na naginip na naliligo ako. Ano po kayo ibig sabihin nito? Salamat po sa sagot. Another panaginip, pero sige, sagot na lang. Kung kayo po ay nanaginip na kayo ay naliligo at kayo ay nakahubad at maraming nakakakita sa inyong tao, ibig kong sabihin ay kayo po ay magiging tampulan ng usap-usapan. Ngunit kung kayo ay naliligo lamang sa loob lamang ng inyong tahanan at wala namang nakatingin sa inyo, maaari po na kayo ay magkakaroon ng fame, magiging famous kayo or makikilala kayo. Ayan. Magkakaroon po kayo ng kumbaga achievement na makikilala kayo. Kaya lang kung kayo ay nakahubad at kayo ay nakikita ng karamihan, sabi ko nga maraming nakakita sa inyo sa inyong paliligo. Ibig kong sabihin yun,
magiging tampulan kayo ng usap-usapan or magiging laman kayo ng chismis ng bayan. Ayan. Okay. So, I hope nasagot yung katanungan mo, Miss Madel. Okay. And then, ito, kay Kaway Eha. Salamat daw. Kay Melody Estorap. Ano pa ibig sabihin ng nanaginip ng hinahabol ka ng malaking tao at asong itim? Puro panaginip na to. Hindi na pangitain na panaginip. Ayan okay, po. Ang pang-panaginip naman po ay parte ng ating pangitain. Ayan. Kaya kung mas marami man po yung nagdudulog ng kanilang panaginip, sa iyong panaginip na ikaw ay hinahabol ng malaking lalaki, malaking tao at aso na itim, ibig kong sabihin ay merong kang bagay na nagdadalawang isip ka kung bibitawan mo ba o hindi. Ayan. So, yung bang kahit na nahihirapan ka na gusto mo pa rin siyang i-hold on, yung parang nagdadalawang isip ka na bibitawan ko na ba siya o hindi pa. Ayan. Either ito ay pag-uisa sa pag-uugali mo o either ito sa mga taong nasa paligid mo na hindi mo kayang give up o hindi mo kayang palayain or hindi mo kayang kumbaga mawala sa iyo, parang ganun, kahit na ikaw na yung nag-TPS ganyan. Yeah, okay. So, I hope nasagot itong katanungan mo, Melody Storap, and then another katanungan kay Lani Bensurto. Ano ang kahulugan ng panaginip na nagtagpo kami ng nanay ko sa gubat na may ilog, malinaw na tubig, at kasama ko ang kapatid ko, 1 year na siyang namatay. Actually, panaginip ulit no, pero dapat sana pangitain ko. Pangitain is different from panaginip. Pero anyway, sige pa, sasagutin na lang ni Miss Molly. Ito po, ibig mong sabihin na nakita niyo po yung inyong nanay at nakita niyo yung inyong kapatid at nagkaroon po na maaaring kayo po ngayon ay nagdadanas ng mayroon po kayong pinagdadaan ng problema sa ngayon. At ito po yung panaginip nyo, ibig kong sabihin, nakita nyo yung inyong kapatid at yung inyong magulang, sila po ay nananalangin para kayo ay maging maayos or maging maayos yung inyong pamumuhay at inyong kalagayan kung kayo man ay may pinagdadaanan sa ngayon, ayan, or may paparating man sa inyong pagsubok, ay nananalangin itong inyong mga kaanak na itong namatay na maging malagpasan ninyo itong pagsubok na darating sa inyo, ayan. Okay. So, I hope nasagot yung iyong katanungan regarding sa kahulugan ng iyong panaginip. Miss Lani Bersurto. And then dito, another katanungan ni Edna Domingo, paano po mapapaalis ang mga ibon na iyon na down, sa downspout namin? Paano daw yung papaalisin? Mas paigi na lang po na huwag nyo na paalisin na lang or gawan nyo na lang po sila ng pugad. Kasi at the same time kasi ito ay nagbibigay ng swerte sa atin. Kaya lang syempre, ayan, kung mayroon man pong negative feedback ito, may negative vibration man po ito sa inyo, nasa sa inyo na lang po yun kung gusto nyo po itong i-grab, ayan, once na ito ay dumating, ayan. Kasi nasa sa inyo naman po yung desisyon. So, ito po ang pagpapalis po ng mga ibon na ito, nasa sa inyo na rin po kung gusto nyo silang paalisin. Kasi nag-iipon naman po sila ng investment para sa inyo, naghahatak naman din po sila ng grasya. Kaya kung ano po ang nais yung gawin, ay nasa sa inyo po iyan. Okay. Okay, so another, ito, kay Mirna Lindu, salamat daw, kay Mirna Lindu. Kaya lang, may tanong pa si Miss Maulin sa iyo, yung nakapulupot mong ahas, ano daw kulay, paki-comment, okay, para ma-exactong mabigyan niya ng kahulugan. And then kay Kawai S, as of now, ano po ibig sabihin na pumasok na alitap-tap sa loob ng kumot ng anak ko?
Ang pumasok po na litap-tap sa loob ng kumot ng inyong anak, ibig pong sabihin, meron po siyang kaibigang duwende. Ayan. Ah, okay. Duwende. As in talagang duwende siya. Ano yan? Puti or itim? Ang hindi ka po masasabi sa ngayon kasi hindi ko pa po nakikita yung kanyang anak. Ayan. Ah, okay. Ah, galing nga. May, eh di mabibigyan ng ano yan, swerte kasi duwende, di ba? Apo. Okay. So, another shout out kay Lilian. So, kay Lilian Bisaya, maraming salamat daw. Maraming salamat daw po. And then, kay Leonora Cortez Iborde, may nanganak na pusa sa kisame na hindi naman namin pusa o alaga. Okay lang ba ito? Ah, okay lang naman po yan. Wala naman pong kaso yan. Ayan. Kasi ang mga sumasalta po na pusa actually ay mga swerte po yan. Kahit na mga pasaway po yan. Kasi ako po sa katotohanan, kita mo naman ma'am yung mga pusa ko dito, yung mga pasaway. Ayan. Pero magsalta lang po talaga sila dito. Hindi ko naman po talaga yung mga pusa na yan. Ayan. Isa lang talaga ang pusa ko. Yun lang puti na magkaiba ang mata. Pero itong si Mengay at saka si Luna, hindi ko na po ito pusa. Sumalta na lang po ito sa akin. Pero yun nga po, nagbibigay po kasi sila sa akin ng swerte. Kahit na mga pasaway sila. Ayan. Okay. So, ibig sabihin, kagaya ng pusa ko si Whitey. Nasa na yun si Whitey. Whitey, ano naman yun? Ano naman Whitey? Akala ko tuloy aso? Hindi. Whitey. Ito, pakita ko ah. Kasi ano yan eh, alam mo naman itong si Whitey. Okay, dali ka dito Whitey, kami eh, kami bebe. Eto, panahon, kukining dollars pa yan, mama. Ayan, ito si Whitey. Ito, kasi oh. Matagal na to sa akin, pero dun siya tumitira sa kabila. Kaya lang, lately, siguro mga last week hanggang ngayon, ayan, anako, nako, hanggang ngayon, ayan, 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 ayan. Hanggang ngayon, Baba, gusto na niya tumira sa akin. Ako, ayan. Ayan. Eh, pero ano yan? Swerte rin ba yan? Swerte ba siya? Babae, ma'am. Babae? I think siguro, babae siguro. Parang, hindi ko alam eh kung babae ba yan. Ayan. Ang mga pusa talaga na talagang gusto nang tumira sa'yo at ayaw nang umalis sa'yo. Malakas kasi pong manalangin ang mga pusa. Nananalangin po yan sa may-ari ng bahay para biglen ng grasya yung may-ari ng bahay, ingatan ang may-ari ng bahay. Malaki po kasi ang ambag ng mga hayop, ng mga halaman na nasa paligid natin. Ayan. Kung akala natin na simple lang itong mga ito, pero marami po talaga itong hatid sa ating buhay. Ayan. Kung hindi naman po kayo pet lover, ayan, talagang wala po akong magagawa doon. Pero sa mga kagaya kong pet lover, kagaya namin ni Ma'am Shane na mahihilig sa mga pusa at aso, ito po kasi ay maraming benefits na naibabalik sa amin. So, sa akin po, napakarami po unang-una dito sa mga pusa na ito na nagbibigay ng swerte sa amin na nagtataboy ng mga negatibong enerhiya sa loob ng tahanan. Ayan. At sila din ang may minsan pagka may mga mabibigat tayong mga kalaban, sila din ang unang-unang nakikipaglaban dyan. Kasi siyam, just remember, siyam ang buhay nila. Mamatay man ang isang buhay nila, mayroon pa silang walo. So, dito, malakas yung kanilang enerhiya. Ayan, kahit na sa mga ahas. Ayan, kaya dito po sa bahay namin, walang kakapasok na ahas. At kahit na anong daga, ayan, hindi, wala po dito sa amin. Kahit nga butiki, ayaw na eh. Ito na lang butiki na pasaway dito sa tapat ko, ma'am. Ayan. Hindi lang siya madadakit ng hindi lang siya na madadakit ni Snow at saka ni Mingay kasi ma'am nandito siya sa may alulod na ito itong pinakabim ng bahay.
ma'am po makakapunta dyan, makakatulay. Kaya yan, para siyang parayaw siya, ma'am. Namamarayaw siya na, be, hindi mo naman ako makukuha, parang ganun. No? So, dito po kasi, dito kay Menggay, nakita mo naman, ma'am, kung gaano kapasaway si Menggay. Pero si Menggay po kasi ay suerte. Simula po nang dumating yan sa akin, si Menggay, ay, yung kumbaga, naging magaan po yung daloy ng financial sa akin. Tapos kahit na itong si Luna, kasi itong si Luna, kaya nga po pinangalanan ko yung lunatic, kasi nung bumaha po na bagyong Ulysses, yun po ang pagsalta niya dito sa bahay, kaya po pinangalanan ko siyang lunatic. Ayan. Kasi pag lunar kasi, di ba po, ay lumalaki ang tubig. Naging lunatic po ang ano niya. Pero so far naman po, ay wala naman po siyang, simula nung dumating siya dito, wala naman po akong mga negatibong mga na-absorb or negatibong enerhiya or ano pa man, ma'am. Wala naman po. Kumbaga, magkakaroon man kami ng problema financially or sa crowd na ano dito, nasusolve naman po kaagad. Kaya wala naman po akong nakikita. Kasi ako po kasi mga pusa, mga aso ko, pinag-aaralan ko sila. At yung dati kong aso, si Duday, namatay po siya kasi kumbaga may sinakripisyo siya sa isa sa amin. Kumbaga, sa dami ng mga kalaban ko, ma'am, na mangkukulam, na mga ano, ayan, yung mga alaga ko minsan ang lumalaban at sila yung nagsasakripisyo. Ayan, para lang yung kanilang amo or yung kanilang mga binabantayan ay hindi magalaw. Yun po ang kagandahan ng meron tayong alaga sa loob ng bahay. Ayan po. Okay. So, yan. I hope na nasagot ang iyong katanungan, Miss Dolora Cortez Deporte. And then dito kay Miss, marami pa, dami pa palang question. My God, magdadalawang oras na tayo. Sobra-sobra tayo sa oras. Sabi ni Mirna Lindo, yung daw pumulupot na ahas sa kanya ay kulay itim. Ano daw ba ibig sabihin nun? Ang pumulupot po na ahas sa inyo ay kulay itim, ibig sabihin ay ang tumatrider po sa inyo or nang huhut-hut sa inyo ay sarili nyo lang din pong kadugbo or malapit sa iyong, just like for example, kumari, best friend, ayan yan ang pinakamalalapit, pinsan, ayan. So, yun lang po ang talagang sumisira sa iyo. Wala nang iba. Nasa crowd lang po ng pamilya mo. Ayan. Okay. So, take note of that. Ano, Miss Mirna Lindu, yung palang sumisira sa iyo. Mga kamag-anak mo rin pala. So, yes po. Pagka kasi po ang angas na yan ay nakadikit na mismo sa iyong katawan at nakapulupot na sila sa iyo or something, nahigaan mo sila or nasa katawan mo sila, nasa parte ng katawan mo, ibig kong sabihin nito ay kaanak mo o ka-close mo, yung sobrang close mo, just like for example, best friend, kumari nga, kagaya nga sabi ko, ayan, yung pinaka-close mo, ito po yung mga maaaring pinagkakatiwalaan mo, tapos sila pala yung unti-unting nag-backfight sa'yo, sneaking at your back, ayan. Yan. So, sana na nasagot namin yung iyong katanungan. Okay, Miss Mirna Lindu. And then kay another katanungan ulit kay Miss Madel. Okay, wow, thank you. Hindi na pala ito katanungan. Thank you siya. Wala naman po akong nakikita na ibang tao. Wala daw siya nakikita ng ibang tao. Basta naliligo lang po ako. Yun daw. Ito ang kasi ano, paliligo kasi ay simbolo po 'yan ng fame. Ayan, na kumbaga pagkakaroon po kayo ng isang achievement at kayo po ay pararangalan or kayo po ay makikilala. Ayan. Or kayo po ay nakilala na ayan. So maaari pong past present siya or past na siya. Okay. So, ayan. So, I hope na nasagot ang iyong katanungan, Miss Madel.
Okay, and then another katanungan is kay Ellen Carlos. Ano po ang ibig sabihin na laging nagpapanaginipan ng mga magulang ko na yumauna? Panaginip ko dito, hindi po panitain. Pero sige, sagutin na lang to. So, may mga sasagutin na lang po tayo. Last four questions na lang po ah. Kasi mag-i-end na po yung ating program. Okay. Dito po sa inyong panaginip, pagka yung mga magulang nyo po na yumauna ay inyong napapanaginipan, ibig pong sabihin kung tanay lang po o tatay or sabay sila na yung napapanaginipan, ibig pong sabihin ay magbabalik tanaw ka sa iyong nakaraan or magkakaroon kayo ng pag-uusap ng iyong pamilya or ng iyong mga kaanak tungkol sa mga nakaraan or mga ari-arian na something na naiwan ng inyong mga ninuno or yung mga dating parte ng iyong mga lugar na kung saan kayo dati nakatira, ganun, magbabalik tanaw kayo dito. Ayan. Or magkakaroon kayo ng contact doon sa mga matagal nyo ng tao na bata, bata pa kayo na kasama nyo sila or ganun. Pwede pong ganun ang mangyayari niyan. Okay. So, yan nga. I hope na nasagot ang iyong mga katanungan, Ellen Carlos Yu. And then, what else? So, ito. Kaya Lenny Bersurta, salamat din kay Mirna Lindu ulit. Ang kanyang ano is nakita din ako ng maliit na as na itim. Nakita rin daw siya ng maliit na ahas na itim. Pumikit ako, pagdilat ko, wala na yung ahas. Ito yung follow-through dun sa kanyang kumukulupot na ahas na itim. Kasi nga po, siya rin po ang makakatuklas nito kasi nakita niya mismo, nakita ng dalawa niyang mata. Siya rin po ang makakatuklas nito. Okay. So, ayan. So, I hope, mag-isipan mo mabuti, Ms. Mirnalyn, kung sino man yun na tawag dito na mag-anak mo na tumatraidor sa iyo, so maging ano ka na lang, maging mapagmasid, di ba? Yes, mapagmasid. Ayan. And then kay Lani Bersurta. Okay, ito babasahin natin kay Lani Bersurta. Wow, cute ng pusa mo, ma'am. Mahilig ako sa pusa. Ah, cute ka raw, Whitey. Pati halaman, tama ako po pa. Sila ang madali makaramdam sa gabi na hindi natin nakikita. Pwede, cute ka daw. Totoo yun. Naalala ko kahapon, ma'am, nagkonsagra ako ng bahay sa Bulacan-Bulacan. Habang nag-smudge kami sa may kusina, tingin na tingin sa akin yung aso, talagang nakangiti siya sa akin. Oh, sabi kong ganun, kinausap ko yung aso. Oh, nakita mo ba? Sabi kong ganun. Tapos talagang nakatingin lang siya sa akin. Tapos sinusundan niya kung saan ako mag-i-smudge. Pero sabi ni Miss Gina, yung may-ari ng bahay, bihira naman daw yung lumabas yung kanyang aso. Pero nag-i-smudge ako, nandun siya, talagang nakafollow talaga siya, nakatingin siya. Tapos, tinitignan niya yung mga tinatamaan. Tapos, nakatingin siya sa mismong tabi ko. Alam ko yun, yung mismong tabi ko na tinitignan niya, alam ko may nakikita siya doon. Ayan. Okay. So, ayan. So, I hope na nasagot yung iyong katanungan, Miss... Nawala ako. Sorry, guys. Okay. So, Miss Lani Bersurto. So, I hope nasagot yung iyong katanungan. And then, last three question is Ambre Limano Hayashi. Masama po ba nakabasag ako ng santo? Hindi ko po sinasadya. Basag daw siya ng santo. Pagka nakabasag po kayo, ibig mong sabihin nun maaari po ito na palatandaan na meron pong pangakong maaaring yung bang promises or inaasahan kayo na maaaring masira.
or pagkakaibigan or sa isang pamilya na magkakaroon kayo ng pagkakasira. Ayan. So, dito po, pwede nyo naman pong i-recover na lang ito. Pwede nyo po namang yung pong inyong nabasag, maghingi na lang po kayo ng sorry kasi ako po, hindi ko naman po inaano ang mga santo. Kasi kung ito po ay guided ng espiritu o ng ano, halimbawa kung ang gumaguide dito ay banal na espiritu, talagang pagka hindi po kayo nakapaghingi ng kapatawaran, ay maaaring balikan po kayo nito o kaya ay kayo ay paluin. So pag kayo po ay pinalo, maaari po kayo magkaroon ng karamdaman. Ayan. So dito na lang po, maaari na lang po kayong mag-alay ng bulaklak bilang paghingi ng kapatawaran sa simbahan or kumbaga maaari naman na lang po kayong yung mga nabasag yung mga piraso ng basag na santo ay ipunin nyo na lang po at itabi. Ayan. O kaya ay pwede nyo na lang pong ihukay. Ayan. Kung hindi naman na ito, pwede pang mabuo. Ayan. Tapos ay kayo po ay mag-alay ng bulaklak. Ayan. Sa simbahan para kumbaga magbigay kayo ng offering ng inyong paghingi ng kapatawaran. Ayan. Okay. So, I hope nasagot ko yung katanungan, Miss Ambre Limano Hayashi. Okay. And then, kay Madel ulit. Okay. Thank you. Ang ganda po ng sagot nyo. Parang totoo po sinasabi nyo, ma'am. Okay. Miss Maulin, para daw totoo yung sinasabi nyo. Sabi nyo, Miss Madel. And then kay Ellen Carlos Yu, salamat po ma'am. And then ulit kay Miss Mirna Lindu, thanks po ma'am, sa apartment namin laging tumatahol ang aso paggabi. Paggabi ay ibig sabihin ay meron siyang nararamdamang maaaring may nararamdaman siyang mga espiritu or may mga dumadaan o may dumaang pusa o kung ano pa man, kasi maaring tahulan yan. Ayan, pagka malakas po kasi ang pandinig ng mga aso, at saka talagang active na active po yan. May narinig lang silang kaluskos or kunting ingay, tumatahul na po sila yan. So, basta tuwag lang kung umalulong ang aso. Ayan, kasi pagka umalulong po ang aso ay masakla po yun. Ibig pong sabihin, nakakakita po sila ng kaluluwang naglalakbay na o yung kaluluwang namatay na. Ayan, yung kumbaga yung kanilang espiritu ay unti-unti nang naglalakbay. Ayan, at malapit na silang tuluyang umalis sa kanilang katawan. Ayan. Yun po. Ayan. So, yeah. So I hope nasagot ang iyong katanungan, Miss Mirna Lindu. So, ito na yung pinaka-last questions natin. Okay po. So, last questions natin galing kay Elizabeth Taming. Ma'am, yung mga santo ko po, may basag na dinala ko po sa simbahan at iniwang ko po doon. Okay lang po ba yun? Opo, okay lang po yun. Maaari naman na po nilang gawin ulit yun para mapanibago. Ayan po. Maganda naman po yung inyong ginawa. Okay. So, okay lang daw yun, yung ginawa mo na, dinala mo yun sa simbahan. Bahala na sila ang simbahan para ayusin ito. Okay? And then, I think wala na tayong any questions na idaragdag pa. So, Ms. Maulin, pinaka-last, natin, end of our program, kasi almost 2 hours, my God, 2 hours yung 1 hour lang yung program natin, pero sa dami ng mga nag-comment, sa dami ng mga nagtanong, inaabot po kami ng sumasobra po dun sa oras na ibinibigay sa akin ng Philippine One. So, nagpapasalamat ako kay Miss Mavic. Kahit na medyo nagsasobra kami ng oras, is okay lang naman sa kanila.
at saka kay Mr. Robert Dornan. So, Miss Pauline, baka meron kang any parting words sa kanila bago tayo magtapos? Ayan po. Although yung pagtatalakay po natin sana ngayong araw ay hindi po sa pangitain. Ayan. So, siguro po bahala na si Ma'am Shane na magbigay ng part 2 tungkol dito. Kasi hindi pa po tayo nangangalahati dun sa mga pangitain at dun sa mga pangapalatandaan ng mga bagay-bagay na nakikita natin sa paligid na alam natin na mayroon palang mga ibig sabihin or meron palang paantanda sa atin. Ayan, kung ito ba ay nagbibigay ng warning sa atin o ito ba ay nakakatulong sa atin. Ayan, o ito ba ay nakakasama sa atin. So, may minsan mas halaga po na malaman natin ito para in case man ay maihanda po natin yung ating sarili at makagawa po tayo ng mga bagay para maiwasan itong mga pangyayari na ito. So, sa lahat po ng ating mga manunood at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, may isa lang po akong nais linawin tungkol doon sa parting words natin nung nakaraan pa. Ito naman po ay hindi ko naman po ikinasasama yung inyong katanungan nitong mga nakaraan na bakit ako nagtatalakay ng gayuma at nagtuturo ng gayuma kung sa akin din lang ay hindi ko napapagana ito. Ako ay nakipaghiwalay sa aking asawa. Ito naman po kasi ay personal reason naman kung bakit po ito nangyari. Sa lahat po ng ating mga manonood, ang katotohanan po kasi dito ay ako po yung nawalan na ng kumbaga ng pagmamahal pero ng aking asawa. Wala na akong nararamdaman sa kanya kasi ayaw ko na pong ipagpatuloy yung aming kung iniisip ko lamang itong aking mga anak ay kumbaga kakaya naman nilang mabuhay kasi pinapaliwanag ko naman po nila. Although kailangan nila nga ng magulang. Pero hindi na ako, ano po ang gagayumahin ko dito? Gagayumahin ko po ba yung sarili ko para magkaroon ako ng pagmamahal sa asawa ko? Ganun po ba? Hindi naman po siguro makatarungan yung ganun. So, kasi ako ay liberated woman. So, pagka ganito, liberated ng aking pag-iisip, kung ano po yung mas makabubuti sa tingin ko, ay yun yung aking sinusunod. May talaga akong sariling mga prinsipyo. Ayan, kung ang tao po, mga sariling prinsipyo, may kanya-kanya po tayong prinsipyo kung ano po yung dapat nating priority at unahin. Ayan, so ako naman po, hindi ko naman po pinapriority yung sarili, kundi para sa mga anak ko rin. Kasi, ayoko na pong banggitin pa kung ano yung hindi dapat kasi ito po ay private life na po. Ang akin lamang po ay masaya naman na po ako sa buhay ko ngayon at pinagkalooban naman na po ako ng kainumayan at pagpapatawad ng Panginoon. Magkaibigan pa rin po naman kami ng aking asawa at wala naman po kaming pag-aaway na dalawa. Hindi po kami nag-aaway kagaya ng iba na purkit magkahiwalay na ay nag-aaway na. Hindi po kami magkaaway ng aking asawa, kundi nag-uusap pa rin po naman kami alang-alang sa aking mga anak. O yan. Kasi ayaw ko po na magkaroon na, hanggat maaari, iniiwasan ko po na magkaroon ng pag-aaway at pagtatalo. Ayan. Kahit po sa kanino man, iniiwasan ko na po ito na magkaroon ng pag-aaway at pagtatalo. Ayan. Dangan lamang ay ayaw ko ng mga negatibong bagay, kaya kung sino yung nagbibigay sa akin ng negatibo, umiiwas po ako dito at hindi ko na po ito sinasamahan. Kasi para sa ampat, magdadala ka ng mabigat kung hindi mo naman na nagtsatsaga ka, nagbibitbit ka ng mabigat. Tapos pagdating mo pala sa dulo, halimbawa, magbigay po ako sa inyo ng isang for example.
nagbuhat ako ng bigas. Tapos, sa sobrang bigat ng bigas, binuhat ko lang yung bigas. Tapos, pagdating ko mismo doon sa pagdadalhan ko ng bigas, ay ako pa ang sinisi kung bakit ko binuhat yung bigas. Hindi po ba? Imbis na pasalamatan ako kung bakit ko binuhat yung bigas, yun na lang po ang iiwan ko sa inyong palaisipan. Ayan. So, dito kasi, marami tayong dapat na isaalang-alang, especially yung lalo na sa pagganap at paglilingkod natin kung paano ba tayo maging mabuti sa bawat kapwa natin kahit na meron tayong hindi mga pinagkakaunawa ang bagay. At ayoko naman pong lumala sa ganitong usapan. So, ang sa mga nagsasabi po ng ganito, siguro po ito po ay pribadong buhay na natin. So, kung tinatanong nyo naman po ang aking love life, ay ako po ay punong-puno. At wala naman po akong pagkukulang sa love life ngayon. Ayan, alam nyo po kung bakit. Ayan, dahil po dito, ayan, binigyan po ako nito. Ayan, so, hindi lang po kasi akong in public, pero anam po yan ni Ma'am Shane, di ba po, Mama? Wala po akong problema sa love life. Kung yun po ang nais nyong tukuyin, wala po akong problema sa love life. Hindi lang po ako mapag-post ng aking private life kasi mas gusto ko po na pahimik at para lang sa amin talaga yung oras na yun. Ayan. So, mas maganda na lang po yung puro mga kaikikan, ayan. Pero yung mga agawain ko po, no, hindi po ako nagpo-post niyan, ayan. Kaya, anuman po ang inyong mga saluubin tungkol dito, ito po, marinig nyo na po sa akin yung kapatotuan na kumbaga, sa lahat po ng mga natulungan ko na, at sa lahat po ng tinutulungan ko, nasa sa inyo na lang po yan kung ano po ang nais nyong isipin at kung ano po ang nais nyong sundin. Ayan. So, ako naman po ay willing naman po akong tumulong sa mga dapat nating tulungan. Ayan. Kahit na po, may minsan inaabot po ako ng madaling araw na, ng hating gabi na, at wala na po akong panahon dito sa paglilinis ng bahay. Ayan. Wala na po akong panahon sa mga anak ko. Inuuna ko po kasi kung sino yung mga dapat kong tulungan. Ayan. So, sa mga nakakaintindi ng mabuting paggawa at mabuting ginagawa natin sa ating kapwa, yun na lang po yung aking tinitignan at ipinagpapasalamat. So, doon po sa nagsasalita po ng pakontra para lang po may mapag-usapan tayo at may maibato tayo sa isang tao, nawa ay iwasan po natin ito kasi hindi po ito magandang ihemplo ng bawat isa kasi ito po ay lilikha lamang ng hindi maganda. Kaya po ako, hindi po ako papatol sa ganito at wala naman po akong sama ng loob or ano pa man tungkol doon sa nag-comment na yon. Ayan. Kaya nililinaw ko lang po kasi marami na po ng mga followers ko. Ay, ano po ang masasabi nyo dito? So, para nang ako na yung ini-interview nila eh. Ayan. Privado na lang po naming buhay ito. So, ayoko na pong magsalita ng kung ano po mang bagay na kasiraan ng aking asawa or kasiraan ko man. Kasi nandito po yung aking mga anak, nakikinig po sila. So, ayoko po ng ganun. Tsaka napapanood po ito ng aking mga hipag, napapanood po ito ng in-laws ko. So, ayoko pong magbukas ng bagay tungkol doon. Kaya, at napapanood din po ito ng aking special someone. Ayan, so, hindi po talaga ako nag-open up ng ganitong bagay. Wala na lang po tayo, kumbaga, kung ano lang po yung pwede nating mapag-uusapan na ikagaganda at ikakatulong ng kaalaman ng bawat isa sa atin, yun na lang po ang bigyan natin ng topic yan. Okay. Yun po, ma'am. So, okay. So, okay. So, I hope marami po kayong natutunan dito sa aming programang
hiwaga at kababalaghan, mga iba't ibang pangitain, whether it be positive or negative. Pero ito, bago tayo mag-end ng show, shoutout ko lang itong mga humabol. Si Elizabeth Taming, maraming salamat po. At meron siyang katanungan, okay? Yung nadurog po kasi hindi naman sinasadya, binaunto po sa lupa. I think ito yung continuation ng kanyang nabasag na santo. Nadurog daw yun. So, ayun na binaon niya sa lupa. Opo. Eh, okay lang naman po yun. Binaon nyo na lamang po. Ayan. Ah, okay, okay. And then, ito kay Mirna Lindu, thanks po sa lahat ng sinabi niyo sa akin. At kay Ambre Limano Hayashi, maraming maraming salamat po sa uulitin. At kay Leonora Cortez Eborde, please, maraming salamat. Of course, may part to Miss Leonora kasi kulang na kulang talaga yung oras natin. Imagine, inabot tayo ng 1 hour lang yung ating programa, pero inabot tayo ng 2 hours. My God, dun lang sa pagko-comment, sa pagkasasagot po sa inyo mga katanungan sa amin. And muli po ako nagpapasalamat. Miss Maulin, baka may additional ka pa bago tayo mag-final, mag-finale. Yeah. Nagpapasalamat po ako sa ating, sa lahat ng mga kaibigan ko. Yan, isa shoutout ko na yung aking kaibigan si Miss Venus sa Korea at saka yung mga kaibigan nating nasa Japan. Ayan, taga-subaybay natin. Yung aking mga anak na nanonood, yung aking mga anak-anakan sa spiritual, ayan, yung sa aking grupo ng Gateway, ayan, tsaka sa Maulinyan, ayan, shoutout ko silang lahat. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay na mga kakilala, mga FB friends, ayan, na bago lang nating kakilala, at sa mga dati na nating kakilala na nakakapanood, ayan, so dito po at sa lahat ng mga nagmimensahe sa akin, naghihim na nagpapaabot po ng kanilang mga papuri at pasasalamat dahil sa kaalaman na natututunan nila sa ating programa at doon po sa mga natutulungan natin talaga dito na talagang nag-PPM po sila at na nakatulong po talaga sa kanila yung ating mga sinabi. Ay nagpapasalamat po ako sa inyo. Ayan, at na-appreciate nyo naman po yung aming ginagawa ni Ma'am Shane para mabuksan yung inyong kaalaman sa mga bagay-bagay na hindi nyo pa nalalaman. Ayan, so na mayroon palang ganito, na mayroon pa pwede pala yung ganito. So dito po sa mga nakaka-appreciate, maraming maraming salamat po. Doon naman po sa hindi nakaka-appreciate at hindi po nila natatanggap pero nanonood pa rin sila. Yan po ang pinagtataka ko. Ayan. Nanonood pa rin po sila. Kahit nagalit na sila sa akin. Ayan. Dito po, syempre, matatawa na lang po ako kasi alam niyo po kung bakit. Kasi ako po, hindi ako mapagtanim ng galit sa kanino man. Oo, yung dati kong katauhan na talaga ako po ay dominated. Gusto ko yung pag nagalit ako, talagang binabar ako kung sino yung mga ano ko. Ngayon po kasi na naging isa na tayong preacher, syempre, nag-preach ka ng mabuting balita, magandang balita. Kaya dapat, isabuhay mo rin yung kagandahang sa lahat ng pwedeng maganda. Hindi po ito sa pakitang tao, kundi sinisikap mo na ikaw na sa sarili mo na maging magandang balita at mabuti. So, ito po, dapat kung ano yung sinasabi mo, dapat nakikita din sa iyong mga gawa. Ayan. Yun po kasi ang sinusunod ko bilang isang preacher. So, kung ano man po yung mga sa ating mga pahimik na taga-subaybay, ayan, kasi na yung mga feedback nyo po na nasasabi din po ng ibang friends na may mga connection sa inyo, so sinasabi din po nila sa akin yung mga feedback. Kaya ito na lang po ang masasabi ko sa inyo. Sana po ay maging tandaan po natin yung huling-huling talata sa Biblia na sinabi na magpasabanal nawa. Ayan. So, kung kaya po naman natin itong gawin na maging mabuti tayo, why not? Ayan.
Kung hindi naman po natin kaya, hindi ko naman po ipinipilit sa inyo at wala din po tayong sapilitan. So, sana po hindi lang po yung aklat ng Henesis at hindi lang po yung kalagitnaan, yung bagong tipan at lumang tipan ang titignan natin, kundi ang kabuuan po para huwag po nating ginagawang pambato yung sitas ng Biblia para lang makita ng isang tao yung kanyang pagkakamali. Ayan, kasi ang pinakamaganda po ay hikayatin na lang po natin at huwag na natin pansinin yung mga taong nakakapagbigay sa atin ng hindi maganda. Ayan, kung po pwede pa naman po natin itong recoveran at hilutin, ayan, sa mga may mga minamahal na sinasabi nila na po pwede pang gayumahin yung kanilang mga minamahal. Ayan po, tutulong po ako doon sa may mga mag-asawa na mahuhusay po makiusap sa atin. At talagang tutulong po ako. Pero sana po, pagka ako po ay tumulong ng minsan sa inyo at naibalik na po natin, sana po, i-recover nyo na rin po yung dapat nyong i-recover as partner para nang sa ganun ay maging dire-diretso na po yung daloy ng inyong pagsasamahan. Kasi pagka na dire-diretso na po yun at naalagaan nyo po yung inyong pagsasamahan, kahit na po ito ay dumaan sa gayuma, mayroon po itong continuously o constant period para magpatuloy na at dire-diretso na. Ayan, hindi na po siya magiging gayuma pagka naalagaan nyo po. Pero pagka hindi po natin naalagaan, ay magkakaroon po ito ng pagkakasira na talaga. At minsan po ay hahantong na ito sa tuluyang paghihiwalay. Ayan, kaya sana po ay maalagaan po natin. Ayan, maraming salamat po sa lahat at maraming salamat din po kay Ma'am Shane. Ayan, at of course, sa ating Panginoon sa lahat ng biyaya ng kanawaan sa bawat isa sa atin. Yun po. Okay, so ayan. So maraming salamat. Of course, may part 2. And then, ito kay Reg Mortel, April 16, 1969. Kailan hindi kami, Mr. Reg, hindi po, ang topic po natin ngayon ay pangitain. Ano ba ang ibig sabihin nito? Positive or negative? Hindi po tayo nagkukula po ngayon. Dispensa na po, Mr. Reg. So, siguro po sa susunod na lang po, pag may topic po kami about yan, dun sa birthday, o let's say sa panghuhula. Pero sa ngayon po kasi, ang tinatalakay po natin ngayon is about sa iba't ibang klaseng pangitain, kung ano ang ibig sabihin nito, mapapositive or negative. At ito po, ako po yung muling nagpapasalamat sa inyo at palagi po ninyo kami tinatangkilik. Ito ngayon, medyo tumagal na naman po tayo. Mahigit na 2 oras na po tayo. So muli po ako nagpapasalamat sa lahat ng mga masugid po namin mga televiewers. Maraming salamat po sa inyong mga suporta dito sa aming programang Hiwaga at Kapapalaghan. At alam kong nagugustuhan po ninyo ang bawat topic na inilalatag namin bawat episode po ng aming programa. At sa ating mga taga-subaybay, baka meron po kayong gustong topic na gusto po natin ninyong pag-usapan. Sumulat lang po kayo, mag-comment po kayo dito sa aming comment section dito sa The Philippine One, o kaya naman pwede po kayo mag-comment o mag-PM dun sa page po namin Multo Kababalaghan at Elemento, o kaya naman dun po sa aming YouTube channel The Philippine Event News TV, pwede po kayo mag-comment, ilagay po niyo kung anong topic ang gusto po ninyong pag-usapan doon. At ito po ay araw-araw naman po naming tinitingnan at yung mga pipili po ng topic ay amin pong tatalakay sa susunod pong episode. Ang programa pong ito ay ang Hiwaga at Kababalaghan ay produced ng The Philippine Event News TV at The Philippine One. Ito po ay mapapanood every Wednesday. Kaya lang, medyo pinago ko po yung oras. Magiging 5 p.m. na po tayo or 6 p.m. 1 hour lang po ito. At ito po ay mapapanood din every Saturday from 7 p.m. to 8 p.m. At ito po ay may replay sa Global Pinoy Online TV Channel 168 every Friday from 1 p.m. to 2 p.m. So maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at sa muli po natin pagkikita dito sa ating programang Hiwaga at Kababalaghan.
This coming Saturday po, sana manood po muli kayo at marami na naman po kami topic na pag-uusapan. Ito po ay continuation po nitong pangitain. Ano bang kahulugan nito? It will be the part 2. Kasi kulang na kulang po talaga yung oras po natin sa pag-discuss ng iba't ibang pangitain po natin. Para magkaroon din po kayo ng kaalaman, ano ba ibig sabihin nito? So, kumbaga may mga idea po tayo na, ganito pala to. So, kung meron tang pong negative ito, ito ay ating mabibigyan ng solusyon or let's say kung kinakailangan lagyan natin ng balakid at mapatuwid po ito maging positive. From negative, magiging positive. So, muli, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik sa aming programang Hiwaga at Pagkababalagan. Sa susunod pong Sabado, at sana po palagi po kayong manood ng aming programa. At Miss Pauline, maraming salamat sa iyo. At sana lagi kang available dito sa ating programa. At sa lahat po ng mga nag-message at nag-participate po dito sa ating programang Hiwaga at Kabalaghan, maraming salamat po. Okay, guys, Miss Pauline, bye na po sa inyo at medyo later rin po. It's already ng gabi. Okay. Bye po. Sa susunod po Sabado. See you po again. Bye.